Welcome back to QRepublic. Today is May 21st, 2021, Friday. Our news highlights for today: European markets rise as PMI data hits 3-year high. UK retail sales soar. European markets gained a 3% in early trade today. Auto sectors po ang kanilang naging main driver. Mixed result naman po para po sa ating Asia-Pacific markets. US markets bounce and tech stocks rebound. UK retail sales jumped to 9.2%. So prone din po yan for inflation para po sa ating UK markets or UK country. In other news naman po, stock futures edge higher following a rebound day on Wall Street. Stock futures edge higher early Friday after a 3-day losing streak led by technology shares. So nagkaroon po ng bounce ang ating mga US markets, and rebound or kanina naging main driver ang tech stocks. Tesla and other speculative parts of the market bounced back as Bitcoin prices recovered. However, Bitcoin briefly turned negative after the Treasury Department called for stricter cryptocurrency compliance with the IRS. So, nasundan po yung parang negative impact or negative sentiment para po sa ating mga cryptocurrencies after nga po netong strict policy ng IRS. And sa US unemployment benefit claims, bumaba po sila into 444,000, the lowest since March 14, 2020 per Labor Department. And in other news naman po, US Treasury calls for stricter cryptocurrency compliance with IRS, says the post-tax evasion risk. Any transfer worth $10,000 or more to be reported to the internal service due to illegal activity broadly including tax evasion. So any transfer po worth $10,000, i-report po kagad yan sa IRS. So nagiging continuation po ito ng bad sentiment sa ating mga cryptocurrency, kaya naman po medyo pangit pa rin po ang kanilang nagiging galaw as of the moment. Increased regulation will likely upset some cryptocurrency investors who have seen the value of Bitcoin slide about 25% over the past month, and talk of capitulation creep into online forum. So whenever nakakarinig po tayo ng capitulation, medyo hindi po siya magandang pakinggan, kasi ibig sabihin po magbebenta po yung ating mga investors. Kaya naman ayan yung nangyayari, kaya patuloy na hindi pa rin nakabawi yung ating mga crypto. So meron tayong review sa ating mga crypto today, and makita natin na mahina pa rin yung kanilang momentum. So pangunahing reason na nga po dyan is itong strict na policy na pinapatupad po ng ating Treasury Department. Samantala, local news naman po tayo, galing naman po kay Business Inquirer. PSEI slides closes below 6,200 due to renewed demand concerns as coronavirus cases in Asia rise, and on fears that rising inflation might lead to the US Federal Reserve to raise interest rates, which could limit economic growth. So equivalent po niyan, bumagsak po yung ating PSEI. So number one concern pa rin po itong ating coronavirus, and then second is yung inflation. And then recently meron nga po tayong mga IPOs, and ito nga po yung ating IPO for the current, ito pong Nissin. So sinabi rin po nila dito, so IPOs also tend to suck up liquidity in the stock market. And ito nga pong offer ng Nissin, this offering is the largest ever seen in stock market debut in the Philippines. So ito po yung mga reason kung bakit tayo bumababa ngayon sa ating PSEI. So pangunahin na nga po itong coronavirus, pati na rin po yung ating inflation. Stocks update naman po tayo for dito CME. We know na narinyo po ang kanilang franchise for another 25 years. So ang source po natin dyan is sa Business World. Kay AC Energy naman po, ASEN subscribe to PWPC or Pagudpod Wind Power Corporation. Subscription will be used by Bayog Wind Power Corporation to fund initial works
or construction for Baloy and Kaunayan Wind Power Project. So ito pong si PWPC owns 60% of BWPC. For Basic Energy Corporation naman po, signing of the subscription agreement by M2DC with BSC. So nag-sign po sila or mag-acquire po itong si M2DC ng 9 billion shares of BSC for the amount of 0.285 per share. So very significant po yung value na yan. So alam po natin yung equivalent ng kanyang price ngayon sa market is around nasa 0.70 to 0.80. So malapit na malapit naman po yan sa 0.285 per share. So normally mababa talaga yun, equivalent sa price ng current na tinatakbo sa PSEI. Dito naman po sa chart natin kay PSEI, makita po natin na patuloy pa rin yung ating downtrend. Mahina pa rin yung ating momentum at hindi man lang tayo dumidikit sa ating moving average 9. And patuloy pa nga po yung pagbagsak natin. Wala na po tayo ngayon sa 6,200 level. Actually, kahapon pa tayo wala sa 6,200 level. Nandito tayo sa 6,198. Nagkaroon lang tayo ng pag-bounce today na 1.61, pero mapapansin natin yung ating candlestick today, meron tayo ngayong maliit na parang indecision ng market. So patuloy pa rin po yung mahinang volume natin kay PSEI and yung kawalan ng support from the net foreign, and mukhang malapit na po ulit tayo dito sa ating ginawa noong May 14, 2021 na nagkaroon ng low dito sa 6,000 pesos. So ito yung aabangan natin sa kanya, kasi more probably by next week i-breakdown po natin itong 6,190 level. Hindi lang po natin alam kung isang araw natin siya gagawin at magkakaroon ulit tayo ng bounce. Hopefully hindi na siya ganito hindi na ganito kabilis yung reaction ng market. So hopefully kung bababa siya, okay lang, baba siya paunti-unti. And then upon reaching 6,000, angat siyang paunti-unti. So huwag yung biglaan kasi prone for profit taking. Pero generally, mahina pa rin talaga yung dating ni PSEI. So sa mga hawak nating stocks or sa mga plano nating pasuking stocks, huwag tayong bibili malapit sa resistance. Lagi nating i-aim yung dun sa magandang support level niya, yung talagang tipong pang weekly na support niya or moreover monthly na support, kasi malakas pa rin yung chance na bumaba tayo. Yun nga lang, we have to reevaluate pagdating dito sa may bandang 6,000 level, kasi maganda yung ating nagiging support. Marami tayong buyers na pumapasok upon reaching itong 6,000 level ng PSEI. So yan po yung ating babantayan sa kanya. At ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are Dito CME, Medimart, Mega World, AC Energy, Manila Mining, BSC, ARIT, DNL, and sa ating pong mga cryptocurrencies, si Doge, Theta, and XLM. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to say thank you and acknowledge the following people. Maraming maraming salamat, Ruel Taneo from Riyadh. Sana nga po ay mas dumami pa tayo sa channel natin and mas marami pa tayong ma-reach out. Mas pagbubutihin pa po natin, sir. Thank you, Ayan from France. Adma Bullish from Riyadh, thank you sa suporta, lalo sa TV po tayo nanonood. Thank you, WPH Los Biminda, and with regards to Boitis Power and Globe, good choice po sila for investing. Sasama po natin sila sa review from time to time, and yes, mukhang meron pa silang ibababa, so abang-abang muna tayo. Thank you, Dan Jimenez, with regards to Dito, mukhang tutuloy pa siya pababa, so good option to wait po muna. Thank you, Jen Jen. Hopefully, marami pa tayong matulungan, and appreciate po yung support po ninyo sa ating channel. Maraming maraming salamat po. Thank you, Wilson Ong.
Edna Aquino, with regards to Edith, maganda po yung momentum niya for the moment. Actually, month by month, umakit siya. So, hopefully, makatulong yung video natin today sa possible good entry sa kanya. Thank you, Ed Andal, Maribel Igne, and LR Fontamilla. Salamat po sa pag-appreciate. Plan pa po natin, dagdagan pa ang news source natin para mas scope pa natin ang galawan ng market. Sa lahat po ng mga nanonood ng video na ito, maraming salamat po sa inyong oras and happy weekend. Dito CME closed at 9.22 at nagpatuloy nga po yung kanyang pag-pullback. Sinabi po natin sa ating review kahapon na hindi ganun kaganda yung ginawang strong move ng ating market from this low noong May 18th, and then this high na 9.89 noong May 19th is masyadong mabilis ang bounce siya. So at least 20% meron kaagad gain yung mga nakasalo dito kay dito CME. So definitely on the very next day magpa-profit taking sila, and the day after yung mga naiwan po dito na hindi nakapag-profit taking noong May 20, possible na mag-profit taking din, kaya may continuation tayo ng pag-pullback. Ngayon po, sa mga natitira pang holders ni dito CME, knowing yung lagay ng ating PSEI as a whole, syempre, meron silang fear na pwedeng maramdaman kasi pababa pa rin yung ating PSEI, and then nag-reflect din dito kay dito CME na hindi pa rin ganun kaganda yung kanyang momentum. So, possible pa rin tayo masundan ng panibagong pullback by Monday. So, i-take over, maaring ma-take over ng mga bears yung ating ginihin dito noong May 19. So, kung pupuntahan natin yung ating mga indicators, tumamlay po yan. Kung pagbabasihan nyo po yung MACD kung bakit siya naka-crossover, that is because mataas pa rin yung ating high ngayon kumpara dito so, noong May 14. 2021, kasi patuloy tayong bumaba dyan, and then patuloy pa rin yung ating high. So mataas pa rin yung high natin compared dito nung ating naging low nung May 14th 2021. Pero it doesn't mean na dahil naka-crossover yan si MACD, maaring magtuloy-tuloy pa yung pagtaas ni dito CME. So medyo pababa pa rin yung pwedeng maging tingin natin kay dito CME. Kung titingin tayo dito sa ating weekly time frame, makita natin yung parang indecision ng market. And ayun nga, nagre-reflect na nagpo-pullback yung market natin ngayon sa ating volume for the daily time frame after netong ating massive move. Nagbalik normal po yung ating volume dito kay dito CME. So tumamlay na naman po yung ating momentum sa kanya. So ang possible po niyan, bababa tayo dito sa 9 peso area, maximum 8.70 ulit dito kay dito CME. So kumbaga, lower high pa rin yung ginagawa natin dito kay dito CME, at hindi pa rin tayo nakakabalik sa kanya momentum. So very noticeable pa rin po yung pag-create natin ng lower high. So hindi ganun kaganda yung ginawa ng market sa ganitong move, kasi prone po yan for profit taking, just like what happened dito noong March 2021. So patuloy pa rin po siyang bumababa. So more on bounce play pa rin yung pwede nating ma-observe dito kay dito CME. So after natin mag-breakout sa moving average 9, ngayon is lumalapit ulit tayo sa moving average 9. So mas maganda, abangan natin si dito CME dito sa 8.70, and then near 9 pesos if we are looking for bounce play. Yun po yung magandang pag-exit sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimark closed at 4.16. Although naka-green candlestick tayo at nag-gain tayo ng 0.48%, we can still consider this one as a pullback. So ito rin po yung sinabi natin kahapon na ang chance na magkaroon ng pullback si Merrimart by today. So makita natin na mahina pa rin yung ating momentum. Hindi pa rin tayo umangat dito sa ating moving average 9, kasi kung meron po tayong maganda momentum, dapat lagi po tayo nagtitrade above the moving average 9. Pero makita natin na malakas pa rin yung ating resistance dyan. Mahina pa rin po yung ating momentum, and yung volume natin is bumaba na ulit. So parang bounce play pa rin po yung nangyari dito kay Merrimart. And chances are by next week, mapagpatuloy po natin itong red candlestick na ginagawa natin. Pero ang tinitingnan po natin dito is hopefully hanggang dito lang po siya sa
3.87 or 3.85 mag-low. Pero in any case, nasa magandang position naman na po itong si Merrymart. Ang last major support na tinitingnan po natin sa kanya dito is 3.49 or 3.50. So as long as intact pa naman yan 3.50, meron pa naman tayong pwedeng maging magandang bounce sa kanya. Pero imagine natin kapag ma-breakdown yan, ang next na support na natin will be here in 3 peso area. So ibig sabihin, the market is not yet ready to trade above 3.50, just like what happened nung nagkaroon tayo ng strong move or volatility nung noong November 2020. So ito yung titingnan natin na huwag naman sanang ma-breakdown. Pero kasi yung takbo ng ating PSEI as a whole is pababa pa rin. So there's still a chance na bumaba tayo dyan sa 3.50, pero hanggang dito na lang muna yung ilagay natin by next week, 3.85. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrymart. Mega World closer at 2.86. Although dito naman po kay Mega World meron tayong red candlestick today and nag-pullback tayo ng 0.69% from our previous closing price. Makita po natin yung kanyang strong momentum pa rin dahil somehow nag-trade tayo today within the day above the moving average 9 and just closing the day below the moving average 9. So umbaga parang malapit po sa ating candlestick itong ating moving average 9. So meron po talaga tayong magandang momentum dito kay Mega World. At ang maganda sa galaw niya is paunti-unti, hindi po siya isang pagbagsak or yung isang pagbounce, malaking bounce kagaya po ni dito CME. Pero syempre, mahina pa rin yung momentum na nakita natin sa kanya. So ito rin naman yung ni-speculate natin. Kung titingnan natin yung ating mga indicators, especially si RSI tsaka si Stochastic trading below 50 yan. So ang pwede pa rin nating i-speculate by next week is mag-pullback tayo dito the most 2.78. So we are rooting na ito na po yung ating bagong strong support bago po tayo tuluyang umakyat dito kay Mega World. Kasi again, on its 12-month time frame, napaagandang position na po niya ng 2.78 area or itong range between 2.70 to 2.90 kasi nasa low na po tayo noong 2013. So nasa record low na po itong si Mega World as of the moment. That's why nasa magandang position na po siya. So depende na lang po kung saan tayo mag entry sa kanya or average down just in case. So check niyo po maigi magiging options natin for Mega World. AC Energy closed today at 7.02. Although may pag-pullback po tayo na 0.43% and nag-close po tayo as red candlestick today, makita po natin yung actual momentum ng market for AC Energy dahil nag-trade po tayo within the moving averages and especially above the moving average 9. So kumbaga parang naiwan po natin yung ating parang mahinang momentum just like po dito noong May 14, 2021 kung saan nagtitrade po tayo below the moving averages and especially na rin po dito noong panahon ng April 29 hanggang May 6, 2021. So meron po tayo ngayong magandang momentum kay AC Energy pero at the same time, meron nga po tayong binabantayan dito ang descending triangle na pattern. So ano po ba yung pwede nating ma-expect kay AC Energy by next week? So dito po sa chart niya on the weekly time frame, makita rin po natin yung momentum ng market dahil we are touching itong moving average 9. So unlike nung mga nakalipas na linggo, panay red candlestick or kundi naman is nagtitrade tayo below the moving average 9. So hopefully, mag-retain tayo dito sa 7 peso pero pwede pa rin po tayong magkaroon ng weak kagaya po ng mga nakalipas na linggo. So makikita natin ma-weak itong si AC Energy for the past few weeks. So pwede pa rin tayo makita ng below 7 peso area. Siguro maximum 6.90. So whenever na magta-touch tayo below 7 peso area, magandang sundan po yun or pwede tayong kumuha doon or mag-average down. Kasi kagaya nga po ng nire-review natin dito kay AC Energy, we are hoping na after netong consolidation natin dito sa descending triangle natin, hopefully dito nga sila mag-end sa 7 peso is magkaroon na tayo ng pag-bounce back. Pero kapag nag-end na po itong descending triangle natin,
And then mahina pa rin talaga yung momentum ni AC Energy, yung tipong nabibreakdown na yung 7 peso or talagang bumababa na siya dito sa 6.90. So, unfortunately, kailangan natin siya abangan dito sa 6.70 or maximum 6.39. Pero sa ngayon po, maganda yung pinapakita ng market. So, we are rooting dito sa 7 peso area na ito yung kanyang support bago po tayo tuluyang mag-bounce dito sa kanya. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Manila Mining is close today at level 15 and nagkaroon po tayo ng low na level 14 pero same closing price po tayo kahapon, level 15. So ito pa rin po yung tinitingnan natin, yung ating magandang support kung saan tayo pwedeng kumuha or mag-average down is dito sa level 13. Pero at the same time, we have to watch out kung i-breakdown na po yan ang market. Pero kasi sa ngayon, yung ating mga indicators, especially dito kay MACD, may kita natin yung kanyang selling pressure dahil nakakross itong blue line natin. So, nasa negative histogram tayo. Pero on a daily basis naman is nababawasan itong selling pressure. So, the safest side as of the moment dito kay Manila Mining is dito sa level 13. So, yan po yung naobserbahan natin sa mga nakaraang araw. Iwasan po muna natin yung pagbili dito sa may level 15. Pero if you were able to watch yung mga galawan ni Manila Mining, kung nakatutok po tayo palagi, pwede naman po dito sa level 14. Kasi kagaya ngayon, nag-low tayo ng level 14 and then nag-high tayo ng level 15. So magandang gain na po kagad yan kung maka-exit tayo sa level 15. Pero kasi kung hindi, maiwan tayo dyan, tapos bumaba ulit sa level 13, loss naman kagad yung kakaharapin natin dito kay Manila Mining. So kung di naman natin siya mababantayan, might as well aim tayo dito sa level 13 kasi pa 1.1 point po yung galawan niya and then nagmamaximum lang tayo sa 16. So maganda pa rin talaga dito sa level 13 while at the same time binabantayan po natin yan na huwag ma-breakdown. So check niyo po magiging options natin for Manila Mining. BSC close today at 0.80, same closing price po tayo kahapon. And mapapansin din po natin dito kay BSC na meron po siyang momentum dahil currently we are trading above moving average 9 starting yesterday. So for the past trading days, may kita po natin yung panghihina ng ating momentum. We are trading far or below the moving average 9. And then upon reaching the day yesterday, May 20, up until today, although malakas yung naging buwasan today kasi umangat tayo ng 0.85, still, we ended the day above moving average 9. So if you are going to check our indicators, meron tayong momentum na may kita, especially dito sa MACD natin na nababawasan po yung kanyang selling pressure and about to cross up itong ating blue line sa ating red line. So ano po ba yung pwede nating ma-speculate by next week dito kay BSC? Well, check po muna natin yung ating daily time frame. So nagkaroon tayo ng konting volume pero mahina pa rin po yan. Maliit pa rin yung volume na yung number of trades natin. Although more than 1,000 pero hindi pa rin siya ganun kataasan. And nakita natin na upon reaching or breaking out itong 0.82 is malakas yung ating selling pressure. So unfortunately, pwede pa tayo masundan ng pag-pullback by next week. So nakita pa rin natin na pwede pa rin niyang i-touch itong 0.77 and then baka mag-maximum tayo dito ng low sa 0.74. Pero syempre, we are still watching itong ating 0.70 area na wag niya lang ma-breakdown kasi kung hindi, ibig sabihin hindi pa ready market to trade above 0.70. Pero at as of the moment, nung ni-re-evaluate po natin siya dito naman sa ating monthly time frame, maganda naman yung momentum na nakikita natin dahil we are trading above the moving averages. So medyo crucial lang itong 0.70, wag niya lang pong i-breakdown. Apparently hindi pa naman niya bini-breakdown except nung March 2021, pero napataas po siya. So dito pa lang din makikita natin yung reaction ng market kapag nag-go below 0.70, pinapataas po ng market. So marami pong nakaabang dito sa may bandang 0.70 area. So kung sakaling nag-aabang din tayo dito kay BSC, knowing na maraming sumasalo near 0.70, so pag pullback natin dito by next week around 0.77 or mag-go below pa siya dyan sa 0.77, maganda po mag-entry or mag-average down sa kanya. Just be cautious na wag lang po natin i-breakdown itong 0.70 area for
quite some time kasi yan po yung ating strong move for the year 2021. So ngayon lang po tayo nag-trade above 0.70. So ito po yung binabantayan natin sa kanya. So check niyo po maigi, magiging options natin for BSC. A-rate closed at 35.60. Meron po tayong pag-bounce today na 0.28% from our previous closing price around 35.50. Meron din po tayong magandang momentum na nakita dito kay A-rate dahil we are trading above the moving averages. So strong momentum yung makita natin sa kanyang stochastics pati na rin sa ating RSI indicator and especially sa ating MACD na naka-crossover po itong ating blue line and nasa positive histogram tayo. So maganda yung tinatakbo ni A-rate dahil kung titingnan po natin siya on the monthly time frame, puro higher lows or puro matataas po yung nakikita natin sa kanya. And for the past 3 months, beginning March 2021, ito po yung pinapatibay nating support sa kanya. So ito yung ating main support for the monthly time frame dito around 34 peso area. Pero knowing what might happen or what may happen by next week, makita po natin dito sa weekly time frame, kaka-breakout lang po natin dito banda sa may 34.74 area. So ilang weeks din po tayo nag-stay below 34.74. So the nearest one, meron tayo dyan at least 4 weeks, 4 to 6 weeks tayo nag-stay dito. So nakita nga natin kaka-breakout niya lang. And then yung moving average na natin dito sa weekly time frame is masyadong naiiwan ng ating current price as of the moment, which is good kasi meron tayong magandang momentum sa kanya. So possible by next week mag-pullback muna tayo dito sa ating support area sa may 35.34 or mag-maximum tayo dito sa 34.70 area. So kung sakaling binabantayan po natin itong si A-rate, pag pullback pa lang po niya dyan sa support, maganda na pong sumalo or mag-average down. Or if kung sigurista tayo, might as well hintay muna natin siya mag-breakdown dyan sa 35.34. Salo tayo dito banda sa may 35 peso area kasi we have to be careful as well dahil nakikita natin itong matinding bearish candlestick natin. So in a way, meron tayong initial sign ng lower high dito sa ating daily time frame and ayun na nga yung itsura din ng ating candlestick today. Parang umaagri tayo dito sa candlestick natin kahapon noong May 2020 na dito pa lang sa 35.90 malakas na yung ating resistance. So yan yung iiwasan nating part as of the moment. Nasa pullback stage tayo. Possible na mag-pullback tayo dyan and then mapuntahan natin ulit yung low dito sa 35.20 or maximum sa 35 peso area. Especially, yung number of trades natin is hindi ganun kataasan. Pero generally, meron tayong magandang momentum dito kay A-rate. Yun nga lang, we have to parang basahin yung kanya nagiging galaw. Hindi siya kagad nagtutuloy-tuloy. Kumbaga parang for certain months or weeks, nag-stay lang siya sa kanyang support area. So this month of May, medyo masyadong strong move yung ginawa natin. So tinitingnan natin na pwede pa siya bumaba dito sa 35 or maximum 34.70. So check niyo po maigi magiging options natin for A-rate. DNL closed today at 7.44. Meron po tayong pag-pullback pa sa kanya further today na 0.53%. Makita rin po natin dito sa kanyang chart na nawalan po tayo ng momentum after po netong ating candlestick noong May 12. We are trading now below the moving average 9 and ngayon nga po is nagtitrade na rin tayo below or just above moving average 20. So makita po natin yung pagkawala ng ating momentum dahil nag-cross down na po itong ating blue line and nasa negative histogram na po tayo. So punta po tayo dito sa ating weekly time frame. Ano po ba yung possible na maging galaw ni DNL by next week? Sa weekly time frame natin, meron tayong momentum na nakikita we are trading above the moving average 9. Pero mapapansin din po natin last time, noong March 15 week, nagtitrade din po tayo above moving average 9. Pero yung mga sumunod na week is nawalan pa rin tayo ng momentum. Ayan din po yung nangyari sa kanya right after itouch itong 7.60.
60 area. So hindi po natin naalis na pwede rin siyang mangyari dahil right after i-touch natin currently, ngayong May 3rd week itong 7.60 area, nagpo-form na tayo ng lower high. So ang nakikita po natin na possible na mangyari dito, medyo mahaba yung ginagawa niyang candlestick and may mga wick po siya normally. So possible po niya ma-breakdown pa itong 7.35 by next week kasi na humihina na nga po yung ating momentum and mag-maximum tayo ng low dito sa 7.27 area. So we are rooting na yan na po yung ating magiging strong support as of the moment itong 7.27 area kasi for the past months, February hanggang April, pinagtibay na po natin itong support na 7 peso area and then naka-breakout na nga po tayo ngayon dyan. So ngayon po, medyo hindi pa natin kayang mag-trade above 7.45, especially 7.60. Ito talaga yung pinaka nagiging main resistance natin. So we are still looking forward na pwede pa siyang bumaba maximum 7.27, especially nasa mababa pa pong area or masyado natin naiiwan yung ating moving average 9 sa ating monthly. So whenever ma-breakdown na po natin yan, especially pag tinouch natin itong 7.27 area, maganda pong kumuha dyan or mag-average down. For long term, kung long term po tinitingnan natin dito kay DNL, may kita po natin na for the past years, bago po tayo magkaroon ng pandemic, ang pinaka mataas na price na naabot na po natin sa kanya is dito banda sa may 13.60 or nag-a-average tayo dito sa 11.30. So possible siguro kung di tayo nagkaroon ng pandemic, baka from 8.30 nagkaroon na ulit tayo ng pag-bounce back kasi ito yung breakout natin since 2014. So ngayon naka-breakdown tayo dyan. So nasa all-time low ulit tayo dito kay D&L. Last year pala, tinatch pa natin hanggang dito sa may 4 peso area. Pero nakita natin na pinabalik siya ng market above 7 peso. So nasa magandang area naman na itong si D&L at 7.44 area. Yun nga lang, mukhang di pa ready yung market to trade above 7.44. So abang muna tayo dito banda sa may 7.30, maximum 7.27, while nag-resist tayo dito sa 7.60 and pullback time muna tayo sa kanya. So check nyo po magiging options natin for D&L. Dodge is currently trading at 0.39. May kita pa rin po natin yung pagkawala niya ng momentum dahil we are trading below the moving average 9 and moving average 20 currently at sinasalo po tayo na itong ating moving average 50. So moreover, may kita po natin yan dito sa ating MACD. Nasa negative histogram po tayo, so malakas po yung selling pressure na nakikita natin dito sa ating MACD indicator. Ang maganda po sa ginagawa ng market, patuloy po nating inaalagaan itong 0.33 area na kanyang support. So kung maalala po natin, yung review po natin sa kanya, siya po yung ating new support now sa ating monthly time frame after niya pong i-breakout yan ngayong May 2021 kasi ito yung ating parang naging resistance noong April 2021 and nagtutuloy-tuloy po yung ating momentum sa kanya. So malakas yung maganda yung momentum natin sa ating monthly time frame, naiiwan po natin itong ating moving average 9. Pero yun nga lang, meron pa rin po tayong current resistance sa kanya and mahina po yung kanyang momentum sa kanyang daily time frame. Pero dito sa ating weekly, maganda rin po yung momentum natin sa kanya. Yung moving average 9 natin is nandito na sa 0.33 area. So ibig sabihin, maganda pa rin yung support ng ating market sa kanya. So ayan yung ating tinitingnan. Kumbaga parang ayan yung critical line natin na wag lang mabibreakdown para po hindi tayo tuluyang magkaroon ng downtrend sa kanya. So far, ayan po yung inaalagaan natin and nagpo-pullback tayo dito as early as 0.40. So kung sakaling i-retouch natin yung 0.33 area or magkaroon ulit tayo ng weak pababa dyan, maganda pong sumalo or mag-average down sa kanya kasi nakikita natin na maganda pa yung ating momentum sa weekly and monthly. Pero pag yun ay nagbago na at nag-trade na tayo below 0.33, so time to cut loss sa kanya. Pero sa ngayon, maganda po yung area to catch or to entry dito kay Dodge sa 0.33.
iwasan po muna natin dito sa bandang 0.40 area. So napaganda pa rin po ng support ng market. Nasa 500,000 po yung trades natin na nakikita sa kanya today. So check niyo po maigi ang magiging options natin for Doge. Theta is currently trading at 7.13. So maganda rin po yung support nat ng ating market dito sa kanya. Meron tayong more than 100,000 trades as of today. And meron din po tayo dito ang current resistance around 7.30 and support around 5.80. Pero may kita natin na wala pa rin tayong momentum sa kanya. We are still trading the below the moving averages, and yung ating moving average 9 is nag-cross down na nga po sa mga moving averages natin. So mahinang-mahina yung kanyang momentum. May kita rin po natin yan dito sa ating MACD, na aside sa negative histogram tayo, yung graph po natin sa kanya is nag-cross down na dito sa ating zero line sa ating MACD. So mahina po yung kanyang mga indicators, or pati na rin po yung kanyang momentum. So we have to look further down dito kay Theta. So tingnan po natin siya dito sa ating weekly time frame. Naka-breakdown na po siya dito sa ating tiningnan na support na 7.32 right after po nating ma-breakout itong resistance natin noong March 8 week. And then ngayon po is nagbe-breakdown tayo sa kanya, and we are heading towards na i-take over yung ating naging gain noong March 8, 2021. So ang pinakamalapit po natin dito is 5.80, pero baka alanganin pa yan dahil ang ating nagiging support ngayon is itong si green line moving average 50. So mas maganda kung medyo abangan pa natin siya below 5.80, and then salo tayo dito banda sa may $5 area. So para magandang psychological number yung $5. Maganda naman yung ating support dyan, dahil ayan din po yung ating ilang weeks din natin itong naging resistance and then breakout. So ngayon lang is nagda-downtrend siya. Evidently, nag-breakdown na tayo sa 7.30. So mahina talaga yung kanyang dating. Mas maganda kung abangan natin siya, ako hindi man dito sa 5.80. Sakto po natin dito sa $5. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Theta. XLM closed at 0.48. Maganda rin po yung support ng ating market. We have a number of trades, more than 100,000. And currently, meron po tayo dito ang resistance at 0.52. And support dito po sa may 0.40 area. May kita rin po natin yung mahinang momentum currently ni XLM. We are trading below the moving averages, and yung moving average 9 natin pa-cross down pa lang po sa moving average 50. And dito sa ating daily, ang ating nagiging support is tong ating yellow line or moving average 100. So may kita rin po natin dito sa ating MACD yung pagkawala ng momentum, nasa negative histogram tayo, pero malapit na po tayo dito sa support ng ating graph dito banda sa may negative 0.05 area. So maganda naman po yung support natin dyan. So we can see na nasa magandang area naman na to si XLM. Kaya lang kung titingnan pa natin siya further dito sa ating weekly time frame, pwede pa siyang bumaba dito banda sa may 0.40 area. So ito yung tinitingnan nating bagong support sa kanya. Sa ating weekly, mahina yung momentum natin dahil nagkakaroon tayo ng resistance dito sa moving average 9. So ibig sabihin, hindi kaya ng market na magkaroon ng magandang move. That's why we are trading below the moving average 9 and moving average 20. So possible pa siyang bumaba near moving average 20 dito banda sa may 0.44. So depende po sa trading plan ninyo, pero may kita natin na malakas po yung resistance around 0.52, and nasa range tayo ng 0.42-0.52. So iwasan po muna natin pagbili ng shares malapit sa 0.52, and aim natin yung pagbili ng shares malapit po dito sa 0.40 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for XLM. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it
and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or mapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming maraming salamat po. I'll see you soon. Q Republic.